Hi guys, good morning. Kumusta mga viewers? Dito po sa aking Munting Channel. In this video guys, pag-uusapan po natin or i-take up natin ang isang katanungan po ng ating kababayan na si Miss Liti Pusod, at ito po ang kanyang tanong. Sir, paano kung puro starter feeds lang po ang aking ipapakain sa mga baboy hanggang sa disposal period of time? Maraming salamat po kabayan sa iyong katanungan na yan. But before we continue, sa mga baguhan dyan, kung ngayon ka lang po nakabisita sa aking Munting Channel, kindly subscribe and click also the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago nating ina-upload. Pagpapatuloy po natin guys pagkatapos po ng intro. So ngayon guys, una po sa lahat, bago tayo magpatuloy, sorry po kung madungis ngayon mga baboy ko at pasintabi po sa mga kumakain dyan. Dahil sa ngayon po ay kumakain sila ng kanilang almusal at hindi ko pa ho sila pwedeng paliguan dahil malamig pa ho ang panahon ngayon. Direct to the point na po tayo sa ating topic ngayon. Paano nga ba kung starter feeds lahat ang ipapakain sa baboy hanggang disposal? Okay? So first of all po, sa mga kababayan ko, sa mga viewers na mga baguhan dyan, ako po ay magsasabi na kapag kayo ay bumili ng mga biik mula sa pigirihan, ina-advise po talaga yan na kailangan pong magsimulang pakain sa pre-starter sa loob ng 2 linggo hanggang 20 days or 1 month. Kadalasan po talagang ginagawa kayo sa ating mga kababayan na hog resource ay 2 weeks lang po silang napapakain ng pre-starter feeds. Ang iba naman merong 3 weeks, 20 days, meron ding 1 month, no? So depende po. Meron din po akong kaibigan na 1 month siya nag-pre-starter. Okay, so after sa pre-starter feeds po, ay talagang shift po tayo sa starter. Ngayon, pagdating naman kasi guys sa starter, marami po ang nagsasabi na kami, ginagawa namin pagkatapos namin sa pre-starter, nag-starter lang ho kami. Hindi na po kami dumadaan ng grower at saka finisher. So disclaimer lang po, ang mga sinasabi ko po dito sa aking simpleng video na ito ay naaayon lamang sa aking mga taong kinausap ko. Isa na rin yung biyanan ko doon, no? Yung biyanan ko kasi guys naranasan niyang nag-alaga ng baboy noon na pre-starter and starter lang ang kanyang ginamit sa baboy noon. So ang iba po ginagawa, starter lamang ang ginagamit hanggang disposal. I mean, pre-starter and then after that one is starter. So, hindi po sila nagpapakain ng grower at finisher hanggang ibinta nila ito. Dito guys, sa mga baguhan dyan, hindi ko po sinasabi o tinuturo sa inyo na sundin ito ang sasabihin ko dito regarding sa starter or sa pre-starter and starter, no? So, mas better pa rin po kung mag-feeding guide kayo kasi yun po ang mga guide sa atin from the feeds company na gawin para po sa ating mga baboy. So yan po aking ma-clarify, no? Yan lang po ang aking masasabi. So ang iba guys kasi guys nagsasabi na mabigat naman po yung baboy namin kahit na hindi kami nagpakain ng grower at saka finisher. So magkakaiba po guys ng mga pangyayari sa pag-alaga ng mga baboy. Kanya-kanyang diskarte po sa feeding management or feeding system. Ang starter guys medyo may kamahalan lang kasi yun po yung sumunod na may kamahalan sa pre-starter. Alam ko po guys na marami po sa inyo o sa ating lahat na sumusunod sa feeding guide at may sariling diskarte sa pamamaraan kung paano mag-alaga, mag-aruga o magpakain ng mga baboy. Na-achieve naman ang minimithing kilo, minimithing mabigat na timbang sa kanilang mga baboy pagdating ng 3.5 months, 4 months, no, sa mga fattener. So, may mga ganong pangyayari guys na talagang feeding guide ay sinusunod o minsan sinusubrahan ng konti. So, depende po sa inyo guys kung ano ang inyong mga desisyon na gagawin sa buhay regarding po sa pagpapakain ng baboy. Yun nga lang po, narinig ko sa iba at based po sa aking pag-iisip na akin pong na-realize na kapag starter lahat, medyo mataas lang po ang presyo. May kataasan lang sa presyo. Pero ang iba talaga nagsasabi din na hindi naman kami nalugi. Except lang siguro kung sobrang mura ng baboy na live weight. Ang aking biyanan, naranasan din po niya na nagpakain lamang siya ng pre-starter and then pagkatapos po sa
tatlong linggo na pagpapakain ng pre-starter noon ay nagpakain siya ng 1 and 3 weeks ng starter feeds. So pagkatapos nun guys, ang kanyang pag-alaga sa baboy niya noon ay umabot lamang ng 2 months and a half. Tapos bininta niya po niya kaagad yun. So ang inabot guys sa kanyang baboy noon ay 83 kilos sa loob ng 2 months and a half. So hindi na po niya pinatagal guys, dahil palag na po niya talagang ibinta, no? Kumbaga talagang desisyon niya ng ibinta. King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ang sabi naman guys ng isa kong kaibigan na meron siyang friend na nag-aalaga ng mga fattener, sa loob ng 3 months po ay umabot daw ng 90 kilos. Starter lang daw po ang pinakain. I mean, simula sa biik po, nag-pre-starter and then starter. Hindi na raw po nagpakain ng grower at finisher. So, ang inabot po ng kilo daw sa loob ng 3 months ay 90 kilos. 90 kilos daw po ang inabot ng baboy niya. So, may mga ganun, ano guys, may mga ganung assurance o mga pangyayari na ginagawa ng iba nating mga kababayan na mga hog raisers din. So, ang ma-advise ko lang po sa mga viewers o mga kababayan ko na sumisibol pa lang, katulad ko, baguhan pa lang din sa pagbababoy, no? Medyo uhaw pa tayo sa mga knowledge. Tayo po ay kulang pa or uhaw pa sa kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Ang atin pong magagawa dyan ay talagang mas maganda po na simula po tayo sa feeding guide. Huwag sobra sa pagpapakain at huwag ding kulang. So yun guys, no, bali yun lang po ang aking masasabi sa video na ito regarding po sa ating topic, kung paano ba starter lang lahat ang ating ipapakain sa baboy, anong mangyayari. So depende po sa inyo guys kung yan po ang inyong nanaisin na gawin, kasi marami naman po nagsasabi na mabilis daw magpalaki ang starter, no? Pero ulitin ko lang, disclaimer lang, hindi ko po ina-advise ang video na ito or ang mga information na aking sinasabi na sundin nyo talaga. Kahit na alam natin guys na marami po ang gumagawa ng ganyan, advisable pa rin po na sundin po ang feeding guide, lalo na po sa mga baguhan na aking mga kababayan. Kasi guys, ako gusto ko lang po magmalasakit sa inyo, sa mga kababayan ko na baguhan pa lang. Gusto ko pong mag-alay ng malasakit, dahil hindi po biro guys kung tayo ay malugi, lalo na kung mamamatayan tayo ng baboy, no? Hindi po maiwasan yan. So ulitin ko lang, kung starter lahat, medyo may kamahalan. Kasi guys, ang pre-starter, mahal yan. Ang sumunod niyan ay starter, may kamahalan din. The more na dumarating ka sa grower at finisher, unti-unti pong nagli-less ang presyo. So, depende po sa inyo guys kung anong nais niyo ang gawin, no? So guys, yun lamang po ang aking mga salita na naialay sa inyo. Sana po meron kayong munting idea na napulot, no? At kung meron pa man kayo guys mga advice dyan, mga comments, kindly leave na lang po sa comment section below. At yan po ay ating malugod na tatanggapin, alang-alang po sa ating mga viewers na baguhan pa lang, upang magkaroon din po sila ng munting kaalaman tungkol po sa pag-aalaga ng baboy, no? So thank you so much guys for watching this video. Sa mga hindi po kung subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para ma-notify ka sa mga bago nating ina-upload. Mabuhay po kayong lahat guys. God bless po sa ating lahat.